Hello everyone, and this is Aiza Mercado. In today's video ay ituturo ko po sa inyo kung paano tayo kikita sa YouTube nang hindi tayo nag-upload ng sarili nating video. Alright, so panoorin mo ang buong video na to dahil ituturo ko po sa inyo kung paano. Gusto mo bang kumita ng extra pera online? I-click mo na tong subscribe button at i-click mo na rin tong bell para ma-notify ka sa mga bagong kong video na pwede natin pagkakitaan. But before that, let me do some shoutouts. Shoutout kay Final Thunder, Kerzon Channel, Chris Jessin Orson, Erickson Nagal, John Hansel Abarisha, Nolia Balion, Jobet Ansaldo, Black Mamba, Bems TV. Shoutout din kay Mr. Wright, Donji Hi Hi, and Harold Pump. Hello, at ayan, nandito po tayo sa aking YouTube channel. And all about naman sa YouTube ang gagawin natin ng video kung paano tayo kikita ng extra pera online. Number one, syempre dapat meron kayong YouTube channel. Paano nga ba kayo magkakaroon ng YouTube channel? Madali lang, dahil ikiklik nyo lang yung merong icon dito sa taas. Ikiklik mo lang yan at ilalagin mo yung sarili mong Gmail. Ang YouTube ay may partnership sa Google, kaya Gmail po ang gagamitin nyo pang login dito. Sobrang dali lang gumawa ng Gmail. Just go to gmail.com at gumawa kayo ng sarili nyong email address doon. At once na meron na kayong YouTube channel ng katulad nung sa akin, ay sisimulan na natin yung ating tutorials. Ipapakita ko lang muna yung video ko about dito sa ating maximize your earnings na naka-earn ako ng $3,700 at may ipapakita lang ako sa inyo sa jet. So, click ko lang siya at dito mag-start yung ating tutorials. Dito sa aking edit video, tignan nyo yung aking settings. And click lang po natin itong advanced settings. At dito sa may bandang baba ay meron kayong mapapansin na license and rights ownership. Meron siyang dalawang options, which is standard YouTube license and Creative Commons dash attribution. Alright, so ano nga ba itong dalawang to at bakit ko sinishare sa inyo? Dahil dito tayo magsisimula kung paano tayo gagawa ng sarili nating YouTube channel na hindi tayo nag-upload ng sarili nating video. What's the difference between these two options? Alright, so punta tayo sa Google at research natin siya. What is standard YouTube license? Is a permit from competent authority to own or use of something. The first option is standard YouTube license, which means that you grant the broadcasting rights to YouTube. This is essentially means that your video can only be accessed from YouTube for watching purpose and cannot be, take note, cannot be reproduced or distributed in any other form without your consent. Alright, so itong ating unang option dito, which is standard YouTube license, ito yung parang copyright mo. Ito yung option ng video mo na ikaw lang mismo yung umaangkin. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng ma-re-upload sa kahit na anong platform like YouTube, like Facebook. Ayan, hindi siya pwedeng ma-re-upload dahil meron kang copyright dito. At itong susunod na option, Creative Commons dash attribution, ay isa lang ang ibig sabihin niyan. Pwede mo siyang i-grab or i-video grab at pwede mo siyang i-upload kahit ilang beses pa sa inyong YouTube channel. So, ayan, may natutunan tayo about sa ating standard YouTube license, which is itong dalawang options, standard YouTube license and Creative Commons. And this where the magic begins. Alright, so ano nga ba yung unang-unang nating step na gagawin? Kukuha ka syempre ng pinaka-interesting na topic or kung anong hilig mo na panoorin sa YouTube. Like for example, dito sa search, pwede kayong mag-search ng kahit ano. Like for example, ano ba yung mga trending ngayon? Lagay natin dito, music video. Then, enter. At mag-search na siya mag-isa. Alright, so ayan, may mga lumabas na sa ating na-search. At ang gagawin natin dyan, i-click natin yung filter.
dito natin i-apply yung pinag-usapan natin kanina, which is Creative Commons. Ayan, makikita nyo dito lahat ng videos na merong settings na Creative Commons. Kung napansin nyo, nawala dito yung mga Wish 107.5 dahil meron silang settings na YouTube license. So, ang gagawin natin dito is mamimili kayo ng music video na gusto nyong i-upload sa inyong YouTube channel. Ayan. For example, itong kay Unique, yung Midnight Sky. Ang gagawin natin dyan is punta po tayo sa Google at i-search nyo yung YouTube 2MP4 para pwede nating ma-download yan. Ayan, merong mga sites na lalabas dyan at pwede kayong mag-click dyan. Okay, so dito sa ating YouTube 2MP4, punta tayo ulit sa ating YouTube at i-click mo lang itong kay Unique. Kahit hindi mo na i-play, ang mahalaga lang naman ay makuha natin yung video URL or video link. At nakalocate yan dito sa ating address bar. All you have to do is to copy, ipipaste mo lang siya dito, at click mo lang siya convert. Generate download links. All you have to do is click download. Ayan, pipili ka kung anong quality yung gusto mo. Ang pinakamataas dyan is 360p. At i-click mo yung download. Ayan, kung makita nyo, nagpi-play siya mag-isa at meron ditong option kung saan pwede nyo i-click yung download. And it will start downloading your YouTube video na ginrab nyo. Once na natapos nyo na yung pagda-download nyo sa video, ay mag-proceed na ulit sa ating YouTube. All you have to do is to upload yung inyong kinuha na video is by clicking create a video or a post. And then, click nyo yung upload video. Ayan, select files to upload. I-upload nyo lang kung anong video yung ginrab nyo. And then, syempre, i-click nyo na yung upload button. After nun, is punta na kayo sa inyong video. Ang gagawin mo dyan is gagawin mo siya ng sariling thumbnail para mas attractive. Then, syempre, lalagyan mo siya ng description and lalagyan mo siya ng video title. And, ang pinakamahalaga dito is yung keywords para pag nag-search sila sa YouTube, yung video mo yung unang-unang lalabas at syempre, yun yung unang-una nilang panonoorin. Dito sa YouTube, meron din silang qualifications kung paano mo mamomonetize yung mga videos mo. Number one, is dapat meron kang 1,000 plus subscribers. Kung hindi, hindi pa nila syempre mare-review yung channel mo para sa kanilang YouTube partnership. And sunod, dapat meron kang at least 4,000 hours na napapanood na yung mga videos mo. Alright, hindi siya 4,000 views ha. 4,000 hours. Alright, so ganun lang kung paano tayo kikita sa YouTube nang hindi tayo nag-upload ng sarili nating video. Ang gagawin nyo lang dyan is aalamin nyo yung mga videos na merong YouTube standard at merong Creative Commons. And tip lang din, kunin nyo yung mga interesting na videos or interesting na categories na laging nasa trending list. And siguro sa mga susunod na videos natin ay i-share ko sa inyo yung naging strategy ko kung paano lumago ng 28,500 agad yung aking YouTube subscribers. Ayan, thank you sa panonood. Sana nakatulong ako sa inyo. Syempre, hit the thumbs up. Subscribe na kayo sa ating YouTube channel. And subscribe na rin kayo sa ating Telegram channel. This is Aiza Mercado po ulit. And have a great day.